Kasi blast, no? Yung tang emblem. Yung iba kasi nag... Yun nga, nasabi mo, pull yourself together. Ginagamit nila para mabilis yung flicker, yung cooldown, yung pagbuhay mo. Kumbaga, yun yung ginagamit kung gusto mo, dabog ka ng dabog, fatal links ka ng fatal links, na flicker, puro surprise, diba? Pero yung gusto niya dito ngayon would be the survivability. Gusto niya tumagal yung buhay niya, mag-survive siya sa battle longer, and tatimingan niya na lang with the fatal links if ever. And ngayon, sa nakikita nating takbo ng laro, ibang klase yung ano, ibang klase kasi yung mga matchup sa side lanes. Kumbaga, yung mage kalaban niya dito would be the Barats, siya pa yung XP. Sa gold nila, Clint laban sa Lunox. Parang hindi umaayon eh, dun sa plano ng dalawang teams eh. No? Parang medyo kakaiba talaga. Unorthodox kung unorthodox talaga. Pero yun guys, we are officially in game number 3. And standard rotation ang nakita natin from both of our teams so far dito sa early game. Pareho silang nag-start kung nasaan banda. Pareho silang medyo nag-meet doon or nag-meet halfway. Kaso medyo nalulugi yata dito si Yvonne. Matatalunan si Abby. Pero kailangan niya na mag-out. Medyo may stacks kasi dito si Abista, hindi basta-basta palagahan muna. Pero wait a minute, saktong Tyrants. Revenge lang doon, mapapagamit na ng Ugi Shadow Kill. And just in time, first blood, si Jan Mark. Abawag. Abawag. Yari talaga doon. Kufra eh. Kufra kasi yun nga yung ano, no, usual lang nakikita. From the first day, yung Kufra usually ginagamit siya as a sacrifice. Nagpo-provide ng space, nagbibigay ng information. Pero kasi pag masyado kang napapatagal na lagi kang namamatay, eh nagbibigay ka ng gold and of course XP para dun sa kalaban mo, which enables them to secure the items na talagang mauungusan yung jungler nyo or yung other teammates mo. So ngayon, agawan turtle lang possible mangyari, pero ayun, may pumasok. May pumasok nga, under the tower, nabigyan si Vons, pero I'm Quevy ang magiging bawi nila. But going back to what you said ng Santi, actually true yun, tsaka bilang isang Kufra user, parang dapat ikaw yung laging may kumpiyansa sa sarili. Yes. Pero kapag dumating sa point kasi na madalas ka nabibigyan, parang medyo nakakaano yun eh, di ba? Parang medyo nakakabawa rin. Mas makabawas din ng confidence dahil papaano. Pero grabe naman po dito yung Lunox natin. Napo-force na siyang gumamit ng light, pero... Oh! Sabi ko na eh, kaya hindi ako nakapagsalita eh. Kaya na nga, kaso tumalo na doon si Vons. Pero napakalambot nga lang, early game pa lang kasi tayo. At na yon tatlong miyembro na ng JRU ang bumagsak dito. Susunod pa nga yata si Don 13 with a fancy in-game name. Oh, may flower. Gusto ko yung kulot-kulot niya. May flower. May ano eh, nauso yan dati. Magay yung IGN, may ganyan, no? May bulaklak-bulaklak sa gilid. Yung magay sa umpisa at sa dulo. Yung font yan eh. Kaya matagal na. So, ibig sabihin kung matagal na talaga siyang player kung ganyan. Hindi ko gumamit yan. Oo, mahirap i-search yan eh. Hindi, pwede naman i-copy eh. So, hindi ka gumamit kahit ano. Hindi ako gumamit yan. Gumamit ako font siguro, pero maangas naman. Ganyan. Ay! Sabi mo bang hindi? Hindi lang. Hindi naman ako naangas. Hindi lang. Kasi simple lang yung text niya sa gitna. Kumbaga yung extra special character nasa gilid. Mas gusto ni Santi, mas bongga. Hindi. Yung ano lang, yung letra lang. Umuo ka na eh. Ano ba yan? Binawi pa. Nahuli mo ako eh. Ayan, oh, syempre balik na tayo dito sa ating laro. No? Nag-switch na nga ata sila rito, kaso sabay. So the same matchup, the same matchup remains. No? Medyo nagkatagpo ulit sila kanina. Sabi guys, switch na nga tayo. Tapos nagulat sila. Sila ulit ulit. Sabay. Nung nag-chat siguro tong isa, sabi niya, pre, hirap ako dito, switch tayo. Yung kabila din, pre, hirap ako. Tapos sila pa rin yung nagtagpo. Napakalungkot. Napakalungkot. Ibig sabihin, meant to be talaga na sila meant muna to be. Ang magtapat. Kayo muna yung magtapat-tapat. Wala muna magsiswitch. Tignan muna natin kung saan dadalhin ng tadhana. Pero tingnan mo naman, kahit natatalunan ni Yvonne dito si Abyss, parang hindi pa niya magawang i-burst, lalo na kapag may stack talaga, napakahirap mo. Pero kayo, so ginamit na Tyrant Rage, hindi may gagamit dahil mamabigit na siya bago pa siya makagamit. And a killing spree na ngayon for Dej on that Hayabusa. Susubukan pang patayin si I'm Quevy, makukuhaan siya ng kill with that game shot. Pero susunod dun si Don 13 at makaka-double kill. Pero meron ding double kill doon
lang si Dish at hindi namatay ang core ng UPH. Yun ang maganda. Sa halip. Ang core. Ang Jay. Si Yay pa nga eh. Imbis na mag-hooray. Parang sabi niya lang. Yay. Yan na lang eh. Malungkot eh. Namatay siya eh. Alam ka naman sumigaw siya ng yay! Eh, namatay siya. Ah, siyempre dapat malungkot. Kaya hindi naging maganda ang kanyang kwento doon. So, kailangan niya muna ano, no? Mag-ipon muna nung items na enough. Meron siyang ano sana eh. Meron siyang surprise attack. Si Don 13, nakikitaan niya natin ang potential with the damage. Tingnan mo naman! Grabe! Natapos pa nga. Na-finish off pa ni John Mark yung kill na yon. Naku po, medyo nakakakuha na ng maganda-gandang lead ngayon ang UPHSD against JRU. At medyo kailangan na magsinat-sinat na talaga ngayon ng JRU. Kumbaga, yung click din eh, kailangan din nilang pagtuunan ng pansin. Panigurado, napakasakit din yan later on. Ang lakas din kumuha ng objective niya. So, kung ma-hold nila, medyo may possibility talaga na they could turn things around. JRU actually, no, nabibitin sila in terms of the gold and the kills. Pero kung makikita natin, sila lang yung lamang sa ano eh, umaga sa Torre, ngayon nga lang nakabasag sa may top lane yung Abela, tapos may trade pang buhay. Ayan, no. Okay, yan na. Ganyan mo, tatlo-tatlo ang kinakailangan para rito kay Avi is nagamit rin ang Tyrant's Rage at lahat at ang ultimate. Pero in exchange ng trade na yun, ay, ang mid-lane, first win. Kinuha na nga rin. So, nakabawi na tapos tuloy na rin ang pagkuha ng kalamangan. And, Dedge, actually, is doing great. Double na siya, pangalawang double kill na niya yan. And look at his KDA right now, 6-0-5. Sobrang effective ng pagkakagamit niya dito sa Hayabusa. Nakikita natin talaga na ito ang proof na lumalamang talaga ngayon ang UPHSD dahil doon sa nagiging performance ni Dej on that Hayabusa. Ang aga rin niyan nakuha yung mga items niya, including the War Axe, kaso na-shutdown siya doon ni Yvonne's. At napakagandang shutdown gold noon para sa kanila. Tyrant's Rage, ginamit na rin. But look at the damage coming from Vayne ni Don 13. Ang gandang opening noon para kay Ye. Masaya na kaya siya ngayon, Santi? Masaya na siya ngayon kasi kahit papaano, nakabawi na sila. Pasigaw na lang, yay! And the turtle is up! Pwede na tong quest 1 as of now, knowing na paspon na rin yung Lethal Wanderer. Kuha muna sila ng mga kailangan nilang items. Checking on our items ka ngayon, naka-shadow twin blades na yung Guinevere and yung Karina and the Veil here. Securing the Clock of Destiny really changes things. Yung damage niya dito nadidil yung burst niya, maya-maya mararamdaman na talaga ng kabila. So kailangan na mag-ingat, but now, with the turtle secured, pwede sila mag-back away. Pwede muna sila mag-disengage. Nakuha nila yung kailangan nila. And, hindi naman nag-commit yung kalaban. So, pwede sila muna mag-focus on securing jungle or mag-farm muna ipon pera bago ulit sumabak sa liyan. Tama nyo no, Santi. Pero, meron akong isang concern din eh. Na naiisip. Kasi ang Veil, the more na nakakakuha siya ng assists or kills, kaya not mistaken, lalo siyang bumibaras. Lalo siyang kumihirap hulihin. Yun yung isa sa kanyang mga passive. And with that, siya pa naman din ang isa sa mga gusto mo ring unahin. Actually, ang dami rito sa side talaga ng JRU ang gusto mong unahin. Gusto mong unahin yung Clint ni Box with the Star. Tapos, yung Veil din ni Don 13, di ba? Kasi sila yung kapag ka nahuli kayo or kapag ka naka-free hit, nakalatag agad ng skills, sila talaga yung magdi-deal ng napakalaking damage sa inyo. Pero keeping that in mind, no, medyo crucial talaga. Pero napakagandang stun noon coming in from I'm Quevy. Kaso tingnan mo naman, nakaabang din doon si Don 13. Ngayon medyo nagkakagulo na rito, pero saktong may matatalo na din si Yvonne's. Pero look at what's happening. Tatlo na ang miyembro ng UPHSD ang nawawala rito. Lumalaban pa rin si Abdeast. Pero napakasakit ng damage dito ni Box with a Star. At mapifinish off pa siya ni Yvonne's. Si Tutski Green na lang ang natitira at mukhang habol niya, matatalunan pa. At yun na nga, a wipeout. Ibang klase. Si Yvonne's dito yung gumawa ng mirakulo. Kanina pa sumasakit yung anlang ulo. Unang namatay si Ye. Sad na naman. Pero ngayon yung mga teammates niya, sila na lang yung sumigaw ng hooray kung hindi man kaya ni Ye. And nakita mo naman eh,
Yung jump ni Yvonne, ang sakto rin yung conceal, yung movement speed calculated na calculated, yung damage nga ni Dawn 13. Yun yung ano nila, yun susi nila. Eh, tama kasi sinabi mo na ang target dito ng UPHSD would be Box, Dawn 13, or CA. Yun yung mga possible nila. Si Yvonne, mahirap pulihin yan eh. Meron siyang blink skill. And yung iba, yun yung madaling hulihin. Yung Veil, lalong-lalo na. Pero Lightning Truncheon has already been secured by Dominance Ice na rin. Yung Kufra na si Janmark Abawag. So kahit papaano, meron na rin siyang nare-reduce na regen from the Barats, the Lunox, the Hayabusa. So pwede lang gamitin. Lord is up, pwede lang kunin to, pwede rin lang abangan yung Luminous at 12 minutes, pwede silang mag-force ng clash, knowing na sila na yung lamang ngayon. Biglang bumaliktad eh, JRU na ang may control dito ngayon sa laban nito. Tamang-tama ka, nakakuha ng decent lead talaga rito ang JRU after what just happened right there. Pero another thing, no? Mayroon talaga tayong mga pino-point out, guys, eh, para hindi mawala sa keys to victory. Hindi tayo mawala sa keys to victory natin. So, idol natin si Idol Leon. Shoutout po sa siya. Pero yun, etong si Lunox din kasi, pakiramdam ko isang ruby dito po lang. Napakalaking damage ang maiinitip niya dito sa members ng JRU considering their lineup. And look at that nga, no? Nakailang skills lang doon si Lunox. Ang dami na agad na walang buhay. Pero hindi pa pala tapos ang ating laban. Meron pang magaganap dito, Fatal Links may i-connect, pero wala siyang buhang follow up. Agad Immortality has been popped, pero makaka-out pa nga yata si John Mark with that flicker. And ito pa si Dawn 13. Tingnan mo naman, napakabilis niya, pumapalag pa rin siya. Napakasakit na rin ni Box with the star. Pag si flicker out na ang ibang members dito, boom! It's a triple kill for him. Oh no! Wow! Hindi pa napatay doon. Ibang klase si Didge hanggang ngayon. Still making wonders. 10-2 ang kanyang kills and deaths. 7 assists. Ang ganda ng KDA niya for this match. Kanina, in control na. Nasabi natin yung JRU. Pero UPHSD right now, they have the advantage to secure this lord. A possible... Wala. Possible silang mag-contest dito if malapit sana si CA. May retribution. Pero without the retry, too risky na pumasok at mag-attempt ng steal. And now, 12 minute mark, sa nakikita natin, battle spells yung mga items nga kanina, kumbaga unti-unti nang nadadagdagan. Andiyan na yung mga kinakailangan nila na mga items. Andiyan na rin yung kinakailangan nila na gold para mabili ang mga ito. Nakadepende lang talaga sa positioning and yung sa strategy kung sino ba i-target lock, sino ipa-prioritize, kailan papasok, kailan lalabas. Oo, tama ka dyan. Napakalaki ng role dito ni Sub-Sigil para sa side ng UPHSD and Fatal Links on 2-3. Nabigyan agad si Box doon. Si Yay ang sumunod, pero baka bawi kay Lunox. Ogi Shadow Kill, ginamit na rin. Mag-out na muna. Tatlo na ang kanilang nakuha dito sa JRU. At eto pa, ang Lord din ay up pa, pero hindi na rin siya aabot, kaso still UPHSD will be able to take a lot of objectives against JRU dito. What an opportunity, what an opening, what a conceal, what a setup doon by Two Skigling. Kawawang gipo lang sa kanya, tapos sabi sa atin, narinig talaga tayo ng mga to eh, hindi ako nakikipiguraan. Nakikinig talaga to sa'yo, syempre nga bossing Brigida daw talaga ang sakalam, kaya talagang nakabang itong mga players natin. And Deej, actually, siya dito yung playmaker. Kahit siya yung jungler, usually yung mga tanke kasi nag-e-enable. Pero masasabi ko, Deej kasi kahit 1v1, duel ngayon. Hindi mo siya kakayanin basta-basta. Yung galawan niya, iba. On point na on point. Ang galing niya mag-quad shadow. Parang sakto. Kanina, nakita mo ba? Parang na-juke na lang si Yvonne's doon eh. Saktong-sakto na sana yung talon doon. Pero parang kabisadong-kabisado niya yung hero. Iba talaga ang impact kapag matakas ang mastery mo ng isang hero. Kaso, what a pick of Dawn coming in from I'm Quevy. Natanggal niya si Box with the Star. Isa sa mga crucial na heroes talaga dito para sa side sana ng JRU ngayon. Kailangan muna nilang mag-play safe, mag-depensa dito. Hindi naman kalaki nga yung kalamangan ng UPHSD. Kaso nga, medyo talaga eh, considering their lineup, si
Kufra lang kasi talaga ang kayang mag-front, mag-scout, kumuha ng information. At kayang-kaya rin naman kasi siyang bigyan agad dito ng UPHSD the moment na subukan niyang pumasok. Dahil ganun na siguro sila ka-confident at magkakasama sila. It's what you call ubi time. Ubi time nga talaga, no? Kahit walang SS, pwede lang pagganahin to. Kaso nga lang, mahirap dito. Huwag masyadong maging ano, overconfident nga talaga. Baga risky pa rin eh. Anytime pwede kayong makombohan ng Veil, pwede kayong matalo na ng Guinevere. In a snap, pwede kayong mabaliktad nang hindi nyo man lang nalalaman. So, kailangan pa rin nilang gawin yung best nila, no? Even though na nakikita natin na lamang na. Kailangan pa rin, every time na magka-clash, all in kung all in, walang maiiwan. Lahat nakapwesto. And yay! Sad pa rin, as of now. Wala pa siyang enough items. Wala pa siyang gold. Parang hirap din siya dito pumwesto. So, possible, hindi malabo. And, purple buff. Aagawin. Narinig ka nun, Santi. Narinig ka nun naman nila. Sinabi ko kasi, kailangan pa rin mag-ingat eh. May potential at may potential talaga nito ang JRU. Pagkarinig nila sa loob. Umatras sila. Sabi nila, wait lord na lang. Ayaw na nilang masyadong tumambay doon. Medyo nag-freeze lane na nga rin sila rito. Tingnan mo naman, bushing gaming na lang sila, which is something na you'd usually do talaga pagka nandito ka na sa late game na labang ka against your opponent na quarantine na, kumbaga. Oo, bawal lumabas eh. Bawal na muna sila lumabas. Hindi, wala pa sila nung kumpiyansa para gawin yon. I feel na naghihintay na lang sila talaga ng opportunity rito na gaya ng sinabi mo, magkaroon ng bahagyang miscalculation, magkamali side ng BP, which is D. Kaso nga, mangyayari kaya yon dahil may Lord na naman dito sila na nakuha, na secure na nila, ay fast na, uncontested pa. Kasi lunox yan eh, di ba? Mabilis pa mag-burst. If ever man na mag-Lord sila, tapos may mag-attempt na, kunwari, parang mag-steal. Mm-hmm. Isang Chaos Darkening niya lang, tapos Chaos Assert, di ba, matik? Tunaw agad eh. So, siya yung pinamaayos na nasa posisyon na yon na para magbantay at mag-abang. And here we go. We have a Luminous Lord. Minion waves marching on from the bot lane, top lane, and mid lane. Na pagsasabay-sabay na naman nila na maayos. 5v5 situation. Let's see kung ano mangyayari. Conceal, ginamit na rin dito, pero wala na. Ginamit para lumapit sa Lord. And the Lord is still up. Susubukan mag-clear lang ng waves dito dahil hindi mo na pwedeng paabutin ang Lord dito sa base. Again, as you mentioned, medyo delikado na ito for them. This is still a Luminous Lord. Tingnan mo naman ng dalawang teams natin. Nag-aabangan lang dito, pero fast clear lang. Makukuha nila agad ang Lord with that glint. Napaka-bliss doon. Pero flicker in from my Quebi. Napaka-tapang. And the Ruby Didi Combi. Ito na. Naku, nakapag tower lock sila. Nakuli pa nga eh. UPHSD. Talagang solidong-solido. We were expecting na yung unorthodox possible na gumana, di ba? Yung ina-expect natin. Pero sadly, hindi. Nanaig pa rin dito ang meta heroes. And yung mga setup coming from Tutsuki Green. Babe. Wow. Naramdaman mo ba, Santi? Naramdaman mo yung shock ko? Yun yung mga tipong place na